balita. PNP Chief Police General Oscar Albayalde dapat na umanong ikonsidera ang pagbibitiw sa pwesto sa gitna ng isyu ng pag-recycling ng ilegal na droga. Investigasyon sa recycling ng droga at mga ninja cup, uumpisahan na ng DILG. Krimen sa Metro Manila bumaba kumpara noong panahon ng Aquino administration. Ngunit kaso ng murder, tumaas. Pangulong Duterte dumating na sa Russia para sa ilang araw na official visit. Disiplina ng mga tao, isa sa mga problemang kinahaharap ng pamahalaang lungsod sa pagresolba sa problema sa basura sa Maynila. Department of Energy pinagpapaliwanag ang mga oil company sa halagang ipinatupad para sa gas at oil price rollback. Una sa ating mga balita, magkakaiba ang pananaw ng ilang senador sa pagdawit kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde sa isyu ng tinaguriang ninja cups at recycling ng ilegal na droga. Para kay Senator Richard Gordon, dapat nang ikonsidera ni Albayalde ang pagbibitiw sa pwesto. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, wala siyang nakikitang problema kay Albayalde bilang hepe ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Hindi kontento si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon sa naging paliwanag ni Philippine National Police Chief Director General Oscar Albayalde sa pagdinig kahapon ukol sa ninja cups na sangkot sa pag-recycle ng mga ilegal na droga. Ayon sa senador, dapat nang ikonsidera ng PNP chief ang pagbibitiw sa pwesto kahit na nakatakda na itong magretiro sa susunod na buwan. Pag hindi niya mapaliwanag yan, he should really consider resigning. Kaliwat kanan eh. Meron pa yung reign, yung queen. Drag queen. Nakatakas. Ayon kay Gordon, bago pa ang pagdinig sa Senado ay nagkaroon muna sila ng pagpupulong ni na Philippine Drug Enforcement Agency Chief Director General Aaron Aquino kasama si Senator Franklin Drilon. Dito binanggit na ni Aquino ang umano'y pakikialam ni Albayalde sa dismissal ng 13 Pampanga Police na umano'y ninja cops. 6 na taon na ang nakakaraan na nooy Central Luzon Chief pa si Albayalde. Kasama ko si Senator Drilon nung sinabi niya yan. Tinawagan siya ni Albayalde para itigil yung huwag na niyang pirma yung report. Kinumpirma naman ito ni Senator Drilon. Nakiusap na huwag muna i-implement is something in substance that I remember to be the narration of General Aquino of his conversation over the telephone with General Albayalde. Napansin ni Senator Drilon na tila nagbago ang tono ng pananalita ni Aquino sa pagdinig sa Senado kumpara noong nagpulong sila. Pero para kay Senate President Vicente Soto III, wala siyang nakikitang problema kay Albayalde bilang PNP chief. In the course of his incumbency, wala namang ganung issue eh. At wala namang masamang issue. Wala namang masamang tinapay tayong nakita kay Director General Albayalde. Una nang pinabulaanan ni PNP Chief Albayalde ang umano'y pang i-impluensya sa kaso na ito ng umano'y ninja cups at tinanong lamang umano niya kay Aquino ang estado ng kaso sa hiling na rin ng pamilya ng mga pulis. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hihintayin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resulta ng gagawing imbestigasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa mga tinaguriang ninja cops. Dapat anyang may matibay siyang batayan sakalimang may tatanggalin siyang mataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Ipinauubaya na ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang pag-iimbestiga laban sa mga tinatawag na ninja cop o mga pulis na sangkot sa pagre-recycle ng nakumpiskang ilegal na droga. Hahayaan din ng Pangulong matapos ang ginagawang imbestigasyon ng Senado kaugnay nito, kabilang na ang pagkakadawit kay Philippine National Police Chief General Oscar Albayalde. So the most proper thing to do, which is in line with procedural due process, is to await for the closure of the investigation by the Senate, and when it is forwarded to me, since it is under, the police is under DILG, it's a bureau under Secretary Anyo,
So I will forward it to him, give him a specific period to complete his investigation. Dagdag pa ng punong ehekutibo, kinakailangang may sapat na batayan at ebidensya bago siya gumawa ng kaukulang hakbang. If it comes to a serious thing as dismissing a top official here and there, it has to be for a good reason and there must be enough proof. Aminado ang Pangulo sa pananatili ng presensya ng mga tiwaling pulis. Gayunman, kumpiyansa pa rin ang Pangulo sa pambansang pulisya. Alam mo, ang PNP is not that bad. By and large, we have a very good PNP working for our country. Yung scalawags dyan sa yung ninja cops, have been there in Manila, one or two in Davao, and everywhere. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue, Pasay City. Uumpisahan na ng DILG ang investigasyon sa mga tinuguriang ninja cops at ang alegasyon ng recycling ng ilegal na droga. Nangako naman ang kagawaran na magiging patas ang kanilang aksyon dito. Ito ang balita ni Ray Pelayo. We will do a thorough and fair investigation insofar as the Chief of the Philippine National Police is concerned. Ito ang tugon ng DILG sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan ang mga ninja cops at ang alegasyon ng pag-recycle ng droga. Ayon kay Undersecretary Jonathan Malaya, gagamitin nila ang mga ebidensyang inilabas sa isinagawang pagdinig sa Senado. Importante kasi ito kasi this were done under oath. Ayon kay Malaya, babalikan nila ang nakaraang insidente at ikukumpara sa mga lumabas sa Senado maging ang unang naging aksyon sa Philippine National Police sa panahong nangyari ang alegasyon sa nakaraang administrasyon. Hihintayin din anya nila ang iba pang detalye ng gagawing investigasyon mula kay Secretary Eduardo Anyo na ngayon ay kasama ng Pangulong Duterte sa Russia. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, nasunog ang magkakatabing establishmento sa loob ng Star City Compound sa Pasay City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Pasado alas 12 ng hating gabi nang magsimula ang sunog sa storage facility ng Snow World na nasa likurang bahagi ng Star City. Mabilis itong kumalat sa ibang bahagi ng compound dahil gawa lamang sa plywood ang kisame ng amusement park. Under investigation ito, but as alleged, ito ay nagsimula sa stock room ng Star Games ng Star City kung saan nandoon yung mga tela, nandoon yung mga stuffed toys at yung mga light materials. Alas 12:25 ng madaling araw ay itinaas na sa Task Force Bravo ang fire alarm. Kinailangan na ng mas maraming fire truck upang mabilis na maapula ang apoy. Nadamay na rin sa sunog ang iba pang establishmentong nasa ilalim ng malaking gusali, kabilang na ang Manila Broadcasting Company o MBC, Aliu Theater at iba pa. Alas 4:30 na ng umaga nang ideklara itong fire under control ng BFP. Wala namang naiulat na nawawala, nasugatan o nasawi sa insidente. Bunsod ng sunog, mananatiling sarado ang naturang amusement park para sa darating na holiday season. Apektado rin ang mga empleyado ng naturang establishmento. There's not much we can do because they don't have things to do. So we'll probably see how we can financially assist them. But most employees of Star City are seasonal. So this means to say that they have no employment as of this season. Isa o mano sa tinitingnang angulo ng sunog ay arson. Ayon sa Bureau of Fire, may ibinahagi umanong impormasyon sa kanila ang may-ari nito na may natanggap na mensahe ng tila pagbabanta. Tiniyak naman ng BFP na maingat nilang bineberipika ang mga impormasyong ito. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala nito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasay City.
Na-recover na ang mga 12 Pilipino manging isda na naipit sa gumuhong tulay kahapon sa Taiwan. Mula sa Taipei, Taiwan, ito ang balita ni Paolo Dasal live. Yes, Paolo. Magandang hapon, Monica. Magandang hapon, Monica. Natagpuan na ang 14 na manging isda kabilang ang 2 Pilipino matapos maipit ang kanilang sinasakyang bangka na bumagsak sa tulay kahapon sa Ilan, Taiwan. Ayon sa Ilan Fire Bureau, alas 11 kagabi na matatagpuan ang 2 katawan ng mga biktima, samantalang alauna naman ng madaling araw kanina nang matagpuan ang 13 biktima. Alas 8 naman ng umaga nang makita ng mga rescuer ang 14, agad namang dinala sa Taipei Veterans General Hospital sa Suwao ang mga 12 dayuhang mangisda ayon sa mga otoridad. Kinilala ang dalawang Pilipinong biktima na si Andre Abrigena Serencio at si George James Impang. Alas 9:30 ng umaga, araw ng Martes, nang biglang gumuho ang tulay kung saan nasa ilalim nito ang sasakyang pangingisda ng mga biktima. Kasalukuyan namang tumatawid ang tulay noon ang isang oil tanker na kasamang bumagsak ng tulay na dagloy ng malakas na apoy sa agad namang nagpula ng mga bumbero. Siyam na mangingisda rin ang nasugatan at walo sa kanila ay malubang nasugatan. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO, may 5 pang Pilipino na nagtamo ng slight injuries at nasa maayos ng kalagayan. Samantalang 2 pa sa 3 hinihilalang namatay na Pinoy ang hindi pa rin natatagpuan. Ayon sa MECO ay naipalam na nila sa mga kaanak ng binawian ng buhay ang kanaging aksidente at nakahanda naman silang i-assist ang pamilya ng mga biktima. At yan ang latest live mula dito sa Taiwan. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Paolo Dasal, mula sa Taiwan. Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang mga oil companies sa halagang ipinatupad para sa gas at diesel price rollback. Nagpadala na ng show cost order ang DOE sa lahat ng oil companies. Ayon kay Energy Assistant Secretary Leonido Pulido, di akma ang presyong ibinaba sa computation ng kagawaran. Bukod dito, nais ding pagpaliwanagin ng DOE ang liquefied petroleum gas o LPG importers at suppliers sa halaga na itinaas ng LPG na di naayon sa world market. Mas mababa po yung rollback nila by about 22 cents for gasoline and about 0.06 cents for diesel. And we want them to explain it. Hindi naman po namin sinasabi na mali sila, but we want to give them the opportunity to explain to us bakit po ganon. Apektado ang maraming mga motorista na dumadaan sa northbound lane ng SLEX dahil sa ginagawang 5-kilometer skyway extension project. Umaabot sa 8 kilometro ang pila ng mga sasakyan bunsod ng matinding traffic. Ito ang balita ni Sherwin Kulubo. Pasado alas 9 ng umaga, nang baybay namin ang northbound lane ng South Luzon Expressway simula Calamba Toll Plaza hanggang sa Sukat Exit sa Muntinlupa City. Pagsapit sa bahagi ng Susana Heights, nagsisimula ang matinding traffic bunsod ng isiniradong isang lane para sa ginagawang mga poste ng 5-kilometer skyway extension project. Nasa 8 kilometro ang pila ng mga sasakyan simula sa Susana Heights hanggang sa bahagi ng Barangay Kupang sa Muntinlupa. Mula Susana Heights exit hanggang Pilinbest exit na may 5.8 kilometers ang distance, umabot tayo ng 35 minutes dahil nga sa matinding traffic na nararanasan dito sa northbound lane ng South Luzon Expressway. Kalbaryo para sa ibang mga motorista sa araw-araw ang idinudulot ng konstruksyon, ngunit nauunawaan naman ito ng ibang mga motorista. Sana lagi lang may counterflow para maluwag ang mabilis ang daloy ng trapiko. Di baling matrapik basta umuusad kaysa matrapik na nakahinto, lalong matagal. Sa December 2020 pa, tinatayang matatapos ang Skyway Project sa SLEX, kaya mahaba-habang pasensya pa ang kailangang laging baunin sa pagbiyahe ng mga motorista. Bukod dito, inaasahan na rin makaranas ng pagsisikip ng mga sasakyan sa southbound lane ng SLEX bago matapos ang taon dahil uumpisahan na rin ang konstruksyon dito.
po talaga dyan. Pagkanitayo namin lahat yung poste namin doon, yung poste lang naman ang problema. No? Kasi eventually, pag naitayo namin yung lahat ng poste, sa itaas na kami gumagawa, hindi naman maistorbo na yung dating traffic. Siguro yung first quarter ng 2020, nasa itaas na kami gumagawa ngayon. Tapos na kami lahat sa mga kwan, sa mga pilote namin. Mayroong 370,000 na mga sasakyan ang dumadaan araw-araw sa SLEX. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Muntinlupa City. Nananatiling buo ang suporta ng mga pulis sa pamunuan ng pambansang pulisya kaya hindi umano kailangan ng loyalty checks sa ngayon ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banak. Sa gitna ito ng isyung kinakaharap ni PNP Chief Oscar Albayalde na idinadawit sa Agaw Bato incident noong 2013. Ito ang balita ni April Senedoza. Hindi na kailangan ng loyalty check sa hanay ng pulis sa gitna ng isyung sa pagdawit kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde at mga pulis sa Pampanga sa umano'y recycling ng mga illegal na droga na nakukumpiska sa anti-illegal drugs operation. Ang buong hanay ng Philippine National Police ay buo pa rin na nakasuporta sa pamunuan ng PNP. At katulad ng dati, tayo po ay nakatingin sa Pangulo lamang bilang ating Commander-in-Chief. Sa pagdinig ng Senado kahapon, pilit na ididiin si PNP Chief Albayalde sa tinaguriang Agaw Bato incident. Ayon kay Banak, nananatiling matatag ang PNP pero aminado ito na ikinalungkot ito ng mga ilan-ilan sa kanilang hanay. Pagkatapos ng pagdinig kahapon, inihayag ni Retired Brigadier General Manuel Guerlan na wala siyang nakitang ebidensya na konektado si Albayalde sa nasabing operasyon. Si Guerlan ang Deputy Regional Director for Operations ng PNP Central Luzon nang mangyari ang insidente. I have found no derogatory information, no evidence or testimony linking General Albayalde during that time. Hindi muna nagbigay ng pahayag si Banak sakaling madawit si Albayalde sa ilalabas na resolution ng Department of Justice sa kaso, pero irerespeto ng PNP ang anumang desisyong na nakaambang ilabas. Gagalang natin anumang resolution na ilalabas ng Department of Justice at inasahan natin na ito na yung magiging final decision tungkol dun sa kaso ng 13. At sa ngayon naman ay inaantabayan na natin kung anong magiging status nito. April Senedoza, UNTV News and Rescue, Camp Krame. Sa November 8 na nakatakdang magretiro si PNP Chief Police General Oscar Albayalde. Pero kahit higit isang buwan na lang siya sa pwesto, hindi pa rin nawawala ang mga alegasyon ng katiwalian laban dito. Ano-ano nga ba ang mahalagang nagawa ni Albayalde bilang opisyal at pinuno ng pambansang pulisya? Nagbabalik si April Senedoza. Hindi inasahan ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde na pipiliin siya noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pamunuan ang pambansang pulisya. Nakilala si Albayalde sa kanyang mahigpit na pamumuno sa National Capital Regional Police Office dahil personal niyang binalaan ng mga pulis sa Maynila na nahuhuling natutulog sa trabaho. Sa ilalim ng pamumuno ni dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, si Albayalde ang naging Executive Officer ng Directorate for Plans sa Camp Krame. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, mas pinagting nito ang internal cleansing program ng PNP laban sa mga tiwaling pulis na sangkot sa iligal na droga. Kaugnay nito, gumamit ng restorative approach ang PNP na layong tutukan ng values formation ng mga pulis. Pinagana din nito ang Integrated Monitoring and Enforcement Group, kapalit ng dating Counterintelligence Task Force para papanugutin ang mga abusadong pulis na walang lugar sa PNP. Batay sa datos ng PNP IMEG, mula February 2017 hanggang September 11, 2019, higit 200 tauhan ng PNP ang nasampahan ng kaso dahil sa iba't ibang illegal na gawain. Bago ko nag-retire, we saw to it that we institutionalize our Patrol Plan 2030, yung aming internal cleansing program,
yung aming internal discipline sa Philippine National Police and all other operational trust namin, no? So that meron nang magiging guide yung susunod. Ngunit sa kabila ng kanyang mga nagawa sa PNP at papalapit nitong pagretiro sa November 8, nababalot pa rin sa kontrobersya si Albayalde gaya ng pakikialam umano sa kaso ng mga pulis Pampanga na sangkot sa recycling ng nakumpiskang ilegal na droga noong 2013. Nangatwiran si Albayalde na pinepersonal siya ni dating PNP CIDG Director at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga alegasyong ibinabato sa kanya nito. That I cannot answer that by now, no. Hindi ko alam kung anong sama ng loob niyang taon niya sa akin. I really don't know, no. parang lumalabas kasi he's trying to show na ngayon ba lumabas itong mga ninja cops. Remember, kailan ba lumabas yung mga ninja cops na yan? It is during their time when he was the director of the CIDG. Inaasahang malaki agad ang kakaharapin ng susunod na PNP chief dahil sa issue ng umano'y ninja cops. Nananatiling hamon pa rin sa pambansang pulisya ang mas maayos sa pagsugpo sa madugong gera kontra ilegal na droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. April Sanedosa, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Bumaba ang bilang ng krimen na nangyayari sa Metro Manila sa nakalipas na 3 taon kumpara sa huling 3 taon ng nakaraang administrasyon. Pero tumaas naman ang kaso ng murder batay sa datos ng National Capital Region Police Office. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Malaki ang ibinaba ng krimen na nangyari sa Metro Manila sa unang 3 taon ng Duterte administration kumpara sa huling 3 taon sa pwesto ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Guillermo Eleazar, nasa 49,835 lamang ang krimen na nangyari noong July 2016 hanggang September 26, 2019. Mas mababa ito ng 82,004 o 62% ng 131,839 na krimen na naganap mula April 2013 hanggang June 2016 sa panahon naman ni dating Pangulong Aquino. Pero tumaas naman ang 60% ang kaso ng murder sa kaparehong panahon. Mula sa 2,682 noong Aquino administration ay umakyat ito sa 4,295 sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Na dahil lang sa ating campaign against illegal drugs, ito yung mga purging natin tinatawag. Mga sindikato yung nagpapatayan dahil they want to silence those who are members of the syndicates. May mga pulis na nagbabaligtaran din. At merong ibang mga involved sa mga escalawag sa pulis na na-find out natin na sila rin pala ang kuwapatay nung ibang mga pulis or iba pang mga kasama nila sindikato. Mababa naman ang kaso ng homicide, physical injury, rape, theft, robbery, motor napping at car napping. Tiwala din si Eleazar na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng krimen sa bansa dahil sa ginagawang pagtatrabaho ng mga pulis at sa maayos na pagpapatupad ng mga city ordinances. Kasi sa city ordinances, naiiwasan natin yung mga petty crimes. At pag naiiwasan natin yung mga petty crimes, maiiwasan din yung mga other serious crimes to happen. So in effect, we here in Metro Manila, and I believe for the whole of the Philippines, naging effective yung ating crime prevention. Ipinagmalaki din ni Eleazar ang patuloy na pagbaba ng nangyayaring krimen tuwing bare months simula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Sinampahan na ng kasong administratibo at carnapping si Quezon City Traffic Chief Attorney Ariel Inton dahil sa pagbasag nito sa isang sasakyan na ilegal na nakaparada sa bangketa sa gitna ng isinasagawang clearing operations noong September 24. Samantala, tinanggihan naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang inihaing resignation nito kaugnay sa insidente. Ito ang balita ni Joanan. Handa si Quezon City Traffic Chief Attorney Ariel Inton na harapin ang kasong isinampa ng may-ari ng sasakyan na kanyang binasag noong September 24. Batay sa mga ulat, sinampahan na ng kasong administratibo at carnapping si Inton matapos niyang wasakin ang bintana ng 1919 Nissan Maxima na umano'y 2 taon nang nakaparada sa bangketa sa kanto ng Panay Avenue. Kung sasampahan na tayo ng carnapping, edi tingnan natin. Ha? Yan eh,
kung sino man yung mga abogadong hawak niyan, eh, palagay ko naman malalaman din niya. Alam niya niya bilang abogado na walang kidnapping doon. Nauna nang humingi ng paumanhin si Inton sa nangyari at inamin ang kanyang pagkakamali. Nagsumite rin ito ng resignation kay QC Mayor Joy Belmonte dahil sa insidente. Subalit tinanggihan ito ng alkalde. Sa Facebook post ng QC Task Force for Transport and Traffic Management, nakasaad na hindi tinanggap ni Mayor Belmonte ang resignation ni Inton, sa halip ay hinikayat pa nito ang iba pang opisyal sa lungsod na tularan ng ginawang pagpapakababa ng opisyal. Nauna nang iginiit ni Inton na ibinatay lamang niya ang kanyang aksyon sa 2004 City Ordinance kung saan may kapangyarihan ang mga lokal na opisyal na kumpiskahin ang mga sasakyang iligal na nagkaparado sa kalsada at iba pang pampublikong lugar. As I said, I will take the responsibility at never naman natin tatakasan yan. Haharapin natin yan at sa tingin ko naman sa pagharap natin dyan, makikita naman kung ano yung katotohanan dyan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binalikan ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS ang natibag na bakod ng isang religious group sa Cubao upang tuluyang malinis ang bangketa at madaanan ng mga tao. Ayon sa DPOS, tuloy ang kanilang paglilinis ng mga obstruction kahit nagtapos na ang palugit na ibinigay ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Mas magiging maluwag ng daanan ng publiko ang bangketa kapag natanggal na ang mga bloke ng konkreto mula sa tinibag na bakod ng isang religious group sa Cubao, Quezon City. Aminado ang DPOS na mahirap ang mano-manong pagtibag lalo na't makapal at malaking bakod ang kanilang dinemolish. Ngunit hindi doon natatapos ang obligasyon ng DPOS. Hanggat hindi anya tuluyang malinis at passable ang mga bangketa sa lungsod, babalikan nila ito. Nagkusa na rin tanggalin ng pamunuan ng religious group ang yero at bakal na nakakabit sa bakod upang tuluyang lumuwag ang bangketa. Hindi namin tinitigilan hanggang hindi namin makita yung kalsada. At hindi lamang yun, kailangan makita natin yung visible from the other to the other side. Kaya ito nakikita na natin. Sinisikap rin anya ng DPOS na mapuntahan pa ang secondary routes sa lungsod upang matiyak na maluwag pa rin ang mga daan at walang anumang obstruction. Panawagan ng DPOS sa publiko, disiplina at kaunting unawa dahil bahagi pa rin ito ng proyekto ng pamahalaang malinis at mabalik sa publiko ang espasyo para madaanan. Hindi lamang sa kayusan ng mga ilan kundi sa kayusan ng lahat. Kaya nga ngayon makikita na natin sa mga area ng Quezon City, passable na ang ating sidewalk. At nakikita na rin natin yung reliable compliance to 100%. Kaya patuloy pa rin kami. Samantala, maluwag na rin madaanan ang kahabaan ng Arayat Cubao na dati ay punong-puno ng mga vendors at illegal terminal ng mga jeep. Tiniyak rin ng DPOS na kapag maluwag ang daanan, maiiwas rin ang publiko sa disgrasya, gaya ng aksidenteng mahagip ng sasakyan kapag makipot ang bangketang dinadaanan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang lalaki na tumalon sa bahagi ng karagatan sa Sibuyan Island mula sa sinasakyan nitong barko ayon sa mga otoridad. Batay sa inisyal na pagsusuri ay nakararanas ito ng depresyon. Ito ang balita ni May Bermudez. Sakay ng barkong MV St. Michael the Archangel at patungong Dumaguete nang tumalon ang isang 53 anyos na lalaki sa bahagi ng karagatan sa Galio Island sa Sibuyan noong Lunes. Kinilala ang lalaki na si Carlito Catailo na residente ng Balayan, Batangas. Agad na sinagip ng mga nakaduting sea marshal ng barko si Catailo nang humingi ng saklolo ang 60 taong gulang na may bahay nito. Base dun sa report na tanggap namin, medyo parang agitated siya. Nakainom pero nung tinanong parang may dinadaanan siyang depression. Agad namang binigyan ng atensyong medikal ang pasahero. Nung rescue naman siya, maayos na siya. Pero of course, he was being observed. At ang recommendation nga namin ay magpag-undergo ng mga medical examination.
Hindi madali ang pinagdadaanan ng mga individual na nakararanas ng depresyon. Kaya't payo ng mga eksperto, mahalagang kamustahin, kausapin at bantayan ang ating mga mahal sa buhay na maaaring nakararanas nito. Pinapayuhan ring magpakonsulta sa espesyalista upang masuri ang iyong kalagayan at malabanan ito. May Bermudez, UNTV News and Rescue. Isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayan ngayon ng PAG-ASA. Huling namataan ng LPA sa layong 800 km silangan ng Legazpi City, Albay. Ayon sa PAG-ASA, hindi pa nakaapekto sa bansa ang naturang LPA dahil malayo pa ito sa kalupaan at maliit lamang ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ngunit asahan pa rin na maulap na kalangitan at posibleng pulupulong mga pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Nag-courtesy call ngayong hapon si Korean Ambassador to the Philippines Han Dongman kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Ilan sa mga napag-usapan ay ang pagpapalakas ng turismo ng lungsod, katulad na lamang ng plano ng naturang envoy na gawing Korean Town ang Malate. Sa usapin naman ng transportasyon, nag-alok din ito ng e-jeepneys na makatutulong anya sa pagbawas sa air pollution sa Maynila. Ipinaabot din ng ambassador ang imbitasyon ng dating United Nations Secretary General Ban Ki-moon na pumunta sa isang assembly sa Korea. Si Dongman ang 16th na ambassador na bumisita sa alkalde simula nang maupo ito sa pwesto. We are grateful and it's such an honor for the people of Manila. Siyempre, ako mangingisda lang ako na mangingisda. Baka maalay mo, may makalawit ako. Dumating na si Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia para sa ilang araw na official visit. Bilateral labor agreement ang isa sa isusulong sa pagkikita nila ni Russian President Vladimir Putin. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pasado alas 9 kaninang umaga, Philippine time, nang dumating ang delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Moscow, Russia. Ngayong araw ang bilateral meeting ng Pangulo kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at may courtesy call sa kanya ang Chief Executive Officer ng Rosneft Global Public Oil and Gas Corporation. Bukas naman sa Sochi City, isasagawa ang kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin at kay Jordanian King Abdullah II bago ang dadaluhan itong Valdai Forum. Inaasahang isusulong ng Philippine government sa pagkikita ni na Pangulong Duterte at Russian President ang bilateral labor agreement para sa mga Pilipinong naghahanap buhay sa Russia. I hope and I believe the President will raise it with President Putin at doon he will, dahil mahalaga ho ang overseas Filipinos kay Presidente, I cannot imagine him not raising it and putting his advocacy behind it. Kabilang naman sa delegasyon ni Pangulong Duterte, ang bagong talagang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Deputy Administrator na si Mocha Uson. Nakausap po natin yung OFWs doon dahil maraming undocumented at ang gusto nila ay magkaroon ng bilateral talks between Russia and the Philippines pagdating sa proteksyon ng mga OFW sa Russia. Samantala, sa Moscow araw ng Biyernes, pangungunahan ni Pangulong Duterte ang wreath laying sa Tomb of the Unknown Soldier at bibigyan ng walking tour sa Kremlin Palace. Magsasalita rin siya sa Philippine-Russia Business Forum at manonood sa Philippine Cultural Gala Performance ng Bayanihan Dance Company at Philippine Madrigal Singers. Sa Sabado naman, gagawa rin ng Pangulo ng Honorary Doctorate Degree sa Moscow State Institute of International Relations University, isa sa mga leading institution for diplomats sa Russia. Bago bumalik ng Pilipinas, isasagawa ang Filipino Community Meeting kay Pangulong Duterte sa Moscow. Si Justice Secretary Minardo Guevara naman ang itinalagang officer in charge sa operasyon ng executive branch habang nasa labas ng bansa ang Pangulo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. The Japanese Coast Guard monitored another missile launches from North Korea, a move which was condemned by Prime Minister Shinzo Abe. Nerissa Dando reports.
Japanese Prime Minister Shinzo on Wednesday condemned the latest missile launches of North Korea. Japan's Coast Guard monitored two missile launches of North Korean around 7 in the morning Tuesday. One of the missiles fell in waters within the Japanese exclusive economic zone of the coast of Dugo in Shimane Prefecture. At this point, no damage on ships or airplanes were reported. We'll hold National Security Council and we'll discuss about the situation and our measures. We'll continue to cooperate with the international community, especially the U.S., and we'll take all possible measures to protect the safety of the nationals as we stay on alert. On several occasions this year, North Korea conducted tests far of its missile arsenal. Kim Jong-un on July 31 oversaw the first test firing of a new type large-caliber multiple-launch guided rocket system as reported by the state media. The North Korean leader also watched another missile launch on August 6, which they said was a warning to the U.S. and South Korea's joint military drills. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue, Japan. Video of a homeless woman singing an Italian opera on a on a Los Angeles subway platform has become a social media sensation, inspiring multiple offers of professional and financial support. Leia Panganiban has the story. Viewers have reached out through social media to offer Emily Zamorca, 52, housing in the form of an Airbnb. One California man has invited her to perform at a local event and set up a GoFundMe campaign to raise money to replace an instrument Zamorca said was stolen from her, according to local media reports. The initial video, which was captured by a Los Angeles Police Department officer, shows her singing O Mio Babbino Caro by the Italian composer Giacomo Puccini as she stands loaded with bags on the platform. Several Twitter users replied to the LAPD's Twitter post to say they recognized the woman, and she later appeared in an interview with NBC Los Angeles. Zamorca grew up in Russia and moved to Los Angeles in 1992 to become a singer and performer. For years, she sang and played the violin and supplemented her income by teaching piano lessons. After her violin was stolen in 2016, Zamorca struggled to pay the bills and was soon evicted from her apartment. And it was an old violin, and so it sounded great, and I lost it now. The clip posted on LAPD's social media account with the caption, 4 million people call LA home, 4 million stories, 4 million voices. Sometimes you just have to stop and listen to one to hear something beautiful, had been watched over 280,000 times by Monday, September 30. Leia Panganiban, UNTV News and Rescue, USA. In Costa Rica, biologist Federico Paniagua joined his family at the dining table to devour several types of insects that he raised on his farm and whose flavor he compares to potato chips. Stephanie C. has the story. The head of the University of Costa Rica's Insects Museum decided 3 years ago to replace animal protein in his diet with crickets, ants, cockroaches, beetles, and other insects, and wants to encourage others to do the same. Yes, insects are definitely delicious. You can sit and watch a soap opera, watch the football game, do any activity with a plate full of insects. Eat them one by one with a glass of soda, any beverage you like. They'll go down well. The United Nations Food and Agriculture Organization has counted more than 1,900 insect species that are edible. Especially in Asia and in Africa, the tiny creatures are touted as delicacies packed with vitamins, minerals, and energy. Their proponents
Scientists also note that bugs emit fewer greenhouse gases and less ammonia than cattle or pigs and require significantly less land and water than cattle. Yes, I would eat them. Nevertheless, you see the cricket and maybe you're a little wary when you see its legs, but I think you can dare yourself to eat them. Worms and crickets are nourishing, so there's no reason to be afraid to eat them. Paniagua's wife, Gabriela Soto, prepared their meal by splashing oil in a frying pan, adding the farm-raised insects and topping them off with a dash of salt. She then brought out several dishes to her young daughter, who reached into a plate with her hands and munched fearlessly, and husband who suggested a bit of lemon would enhance their flavor. They are going to taste like potato chips. You can eat basically a whole plate of these insects. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Hinimok ni House Transportation Committee Chairman Edgar Sarmiento ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang MMDA at DILG at maging ang SOMCO na bumuo ng traffic management plan sa ginagawang Skyway Project. Ito'y matapos na magkabuhol-buhol ang dali ng trapiko sa South Luzon Expressway, partikular na sa may Skyway area noong nakaraang linggo. Mula sa Commonwealth Avenue, ito ang balita ni Vincent Arboleda live. Vincent, go ahead. Yes, Angela. Lalong bumigat ang daloy ng trapiko sa area ng South Luzon Expressway bunsod ng pagsasara ng third lane ng SLEX, particular na sa bahagi ng Skyway Project dahil sa ginagawang construction dito. Nagdulot kasi ito ng matinding abala sa mga commuters kung saan umabot sa 4 oras ang travel time mula sa San Pedro Laguna patungo o papuntang Makati City. Maging ang mga residente sa Muntinlupa City, hindi na halos makausad sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa epekto ng matinding trapiko. There was not enough lead time for them to be informed, for them to come up with, for us to come up with a management plan. Ngayon, from Alabang all the way to Tunasan, daily, no, back down. So life practically stops. Dahil dito, hinimok ni Transportation Committee Chairman Edgar Sarmiento ang mga ahensya ng pamahalaan na bumuo ng isang traffic management plan batay sa mga nakuhang datos sa naganap na pagdinig. Isang taon po mahigit itong project nila. Ngayon, we are only October of 2019. Matatapos po yan December of 2020. Kung isipin niyo po, arawan na arawan, ganyan po ang ibibigay natin sa tao, napakahirap. Nauna ng sinabi ng pamunuan ng Skyway Owen & Corporation na ang kumpanyang pinamamahala sa pagpapagawa ng Skyway Project na kapag natapos na ang Stage 3 ay muling gagaan na ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Desyembre. Humingi rin na paumanhin ang SOMCO sa naging pagkukulang ng mga ito na ma-inform ng maaga ang publiko kung kaya't marami ang nabigla sa matinding trapiko sa SLEX. Sa Huwebes ay inaasahan ni Sarmiento na maipipresenta na ang naturang Skyway Traffic Management Plan sa kanilang susunod na committee hearing. Sinabi rin ng MMDA na pag-uusapan nila ng maigi ang mga maaaring gawin kasama ang Skyway O&M Corporation upang mabigyan ng solusyon ang problema sa trapiko sa SLEX. Angela, pinag-usapan din kanina sa committee hearing ang gagawing holiday traffic scheme dito sa Metro Manila. Balak nga ng MMDA na muling ipatupad ang 2018 holiday scheme kung saan alas 11 na ng umaga magsisimula ang mall operations at pinaiiwasan din na magkaroon ng mall sale kapag weekdays upang maiwasan ang matinding pagbugso ng mga tao sa mga malls na nagdudulot ng matinding trapiko sa EDSA. At yan muna latest live. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Vincent Arboleda. Maayong gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tiniyak ng National Meat Inspection Service sa Region 3 na ligtas sa African Swine Fever o ASF virus ang mga karne ng baboy sa Pampanga. Ito ang balita ni Leslie Widem. Walang nagawa si Tatay Amante Roman nang kumpiskahin ng National Meat Inspection Service ang kanyang paninda. Kawawa po kami.
Kami po ay tumutupad sa mga patakaran ng gobyerno. At kami matagal nang nagtitindar yan. Pero ayon kay Mayor Dante Torres, wala umanong NMIS certificate ang paninda nito na katunayang ligtas itong kainin. I'm considered dyan as hakmit. Kasi napakahirap ngayon, especially now, no? Yes. Bigla-bigla, yung palang binibenta nila, halimbawa, kinatay lang sa likuran ng bahay. Anong mangyayari doon? Wala kaming control. Mahigit 200 kilo ang nakumpiskang baboy, manok at baka sa palengke ng Guagua, Pampanga kahapon. Ayon naman sa NMIS, ligtas pa rin sa ASF virus ang mga karne ng baboy sa Pampanga. Binabantayan pa din natin ang mga palengke dahil doon sa mga illegal na nagkakatay. Ano? So, yun kasi po pwedeng doon pumasok kung halimbawa man ano, merong mga namatay. Ayon sa NMIS, ay mahigpit nilang ipinatutupad ang all-in, all-out policy sa mga slaughterhouses sa Pampanga at sa kasalukuyan ay wala naman na insidente na nagkasakit na baboy. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Guagua, Pampanga. Nagsagawa ng Boodle 5 ng lechon ang mga taga Malolos upang ipakitang ligtas kainin ang kanilang karneng baboy. Sa gitna ito ng matumal na bentahan ng karne ng baboy dahil pa rin sa pangamba sa sakit na African Swine Fever o ASF. Ito ang balita ni Nestor Torres. Mayigit 300 Maluhenyo ang sama-samang kumain ng iba't ibang putahe ng baboy sa isang Boodle Fight sa Malolos Public Market kaninang tanghali. Pinagkaguluhan ng mga ito ang 12 litsyong baboy. May mga nag-agawan, may nag-take out pa ng libreng baboy. Ang napapansin ko ngayon, tingnan mo, napakaraing tao. Samantalang noon, ayaw nila kaming tangkilikin, ayaw nilang bumili. Pero pagka pala libre, ang tao dumudumog. Unfair naman sa aming mga magbababoy. Opo, iba po talaga. Pag libre, pinagkakaguluhan. Ay naman kay Malolos Mayor Bebong Gatchalian, layo ng Boodle Fight na ipakita ang tunay na kalagayan ng hog industry sa kanilang lugar. We are taking all the precautionary measures so that ang lahat ng pumapasok na nabibili sa ating pamilihang bayan ay di kalidad at ligtas kainin. Ayon naman sa City Veterinary Office, agad naman nilang nagawa ng akbang upang mapigilan ang ASF virus sa Malolos. Precautionary measure, disinfectant, survey, tsaka po yung iba gusto mag-surrender, dinidepopulate na po natin. Properly disposed po yun at pinamamahala ko po yun. Sa ngayon, 24 oras na nagsasagawa ng checkpoint ang PNP upang huwag mapasok ang mga baboy na carrier ng ASF. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Malolos, Bulacan. Isa sa prioridad na lokal na pamahalaan ng Quezon Province ang pagtuklas ng teknolohiya sa pagproseso ng cocoa water. Layunin ito na makadagdag sa kita ng mga coconut farmers sa probinsya. Ito ang balita ni Jafet Cablayda. Inaasahang matatapos ngayong taon ang ipinatatayong pasilidad ng Quezon Coconut Research and Extension Complex sa Katanawan, Quezon. Nakapaloob dito ang nursery, laboratory, training and business incubation center, processing center ng virgin coconut oil at teknolohiya na magpepreserba ng coconut water. Naniniwala ang lokal na pamahalaan ng Quezon na malaki ang potensyal ng cocoa water na makatulong sa mga coconut farmers upang gawing healthy and natural energy drink. Hopefully, nakapag-develop tayo ng technology na kayang gawin ng ating mga magsasaka to benefit from coconut water and other coconut byproducts. Dapat din anya na itaas ang presyo ng whole nuts ng mga coconut water processors dahil bukod sa kumikita ang mga ito sa desiccated coconut oil at nutshell, ay pinagkakakitaan na rin ang cocoa water na dati ay problema pa nila kung saan itatapon. So dapat yung presyo ng pagbili ng whole nuts or ng buong nilo ay mas mataas kumpara doon sa copra. So ang problema ngayon ay pinaparehas ng mga buyers ng whole nuts ang presyo doon sa presyo ng copra, which is totally different and it should be different. Tinatayang nagkakahalaga naman ng 100,000 piso ang halaga ng Coconut Research and Extension Complex. Bukod pa dito ang sophisticated equipments na ilalagay sa tulong ng Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology at Department of Agriculture. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Lucena City.
ating mga balitang from B. Ako si Debra Veral, mayong gabi. Mga kasambahay, mahilig ba kayong mag-modify ng motorsiklo? Bago kayo gumastos ng libo-libong piso sa modification, siguraduhin muna na sang-ayon ito sa itinatakda ng batas. Narito ang mga motorcycle modification na pinahihintulutan at ipinagbabawal ng Land Transportation Office o LTO. Ito ang balita ni Monokso. Libo-libong piso ang nagagastos kung minsan ng isang rider sa pagmo-modify ng motorsiklo. Pero bago nyo gastusan ang inyong motorsiklo, alamin muna kung alin ang pwede at hindi pwedeng i-modify sa isang motor. Batay sa LTO Administrative Order number ACL 2009-018 at sa Joint Administrative Order ng DOTR, LTO at LTFRB, narito ang required na mga parts at accessories ng isang motorsiklo. Ang mga side mirror. Lahat ng motorsiklo ay kailangang may side mirror, isa sa magkabilang gilid. Makakatulong ito upang makita ng malinaw ng rider ang trapiko sa paligid. Headlamps. Ang headlamp ay dapat kulay puti o dilaw. Ipinagbabawal na ang headlamp ay may blinker mode. Brake lamp. Lahat ng motorsiklo ay kinakailangang may isa lamang brake lamp na umiilaw kapag nagpepreno ang motor. Kung gumaganang kasabay ng tail lamp, dapat ay mas maliwanag o 5 beses na mas maliwanag ang brake lamp. Kailangan ito ay kulay pula at hindi pinapayagan ng blinker mode. Turn signal lights. Ang turn signal light ay kailangang kulay dilaw, amber o kulay orange lamang. Fog lamps. Ang paglalagay ng fog lamp ay optional o depende sa pangangailangan. Ito ay dapat kulay puti o dilaw. Ang fog lamp ay dapat lamang gamitin kung may makapal na fog o malakas na ulan. Ang isang motorsiklo ay pinapahintulutan na may isa lamang front fog lamp na nakakabit sa ilalim ng turn signal. Mayroon ito dapat sariling switch na hiwalay sa headlamps. Auxiliary headlamps. Bawat auxiliary headlamps ay may bukod na mga switch, puti o dilaw ang kulay at hindi dapat ginagamit sa mga maliliwanag na kalsada. Hanggang sa 2 auxiliary headlamp o supplementary lights lamang ang pinapayagan. Hindi maaring mas mataas ang pwesto ng mga supplementary lights sa handlebar ng motorsiklo at hindi ito pwedeng pamalit sa headlamp. Ang paggamit ng LED o mga HID bulbs ay pinapahintulutan basta't makakasunod ito sa mga nabanggit na kondisyon. Number plate lights. Bawat motorsiklo ay kinakailangang mayroong 2 number plate lights. Puti ang kulay at umiilaw kapag nakabukas ang headlamp. Dapat makita ng malinaw ang plate number lalo na sa gabi. Exhaust system o tambucho. Lahat ng motorsiklo ay dapat mayroong muffler system na binubuo ng primary muffler o silencer at secondary muffler. Kailangan secured ang tambucho at hindi dapat lalagpas sa 115 decibels ang sound level. Mas mabuti na alam natin kung ano ang sinasabi ng batas upang makaiwas tayo sa abala at malaking gastos. Para sa buong detalye, bisitahin ang YouTube channel ng Manibela. Monhokson, UNTV News and Rescue. Mamotor ka ba? Hindi ako marunong. Oo. Pero kaya ko yung... Kasi alam ko may motor na... Sorry, marunong pala ako pero scooter lang. Scooter lang. Pero motor talaga, lalo na yung manual. Mahirap yun, di ba? Pero yun nga yung paalala sa atin ni Monokson dun sa kanyang balita. Maigi na rin na alam natin yung kung ano yung sinasabi ng batas. At saka yung mas importante, yung safety ng magsasakay sa motorsiklo. Kesa naman yung unahin yung, kumbaga, yung panglabas na kaanyuan ng isang motorsiklo. Oo, yung forma-forma, diba? Forma-forma lang. Oo. Kasi hindi naman yan ipagbabawal kung dahil gusto lang na huwag may ganyan. May dahilan kung bakit siguro para mas safe lang yung ating mga motorsiklo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.